Good day everyone, ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng chopper ng pamputol na ating mga DIY projects gaya ng popsicle stick at mga ting-ting. So, let's go to the video. Nagsimula ang lahat ng maputol counter nilong ito sa daan. Inisip ko, ano kayang pwede natin gawin project para dito? Ah, chopper. Chopper ng mga DIY projects natin. Ang iba pang materyales ay mga tornilyo, utility knife blade. Makita natin yun sa Shopee, Lazada, or sa hardware store. Maglalagay na lang ako ng link dyan sa description below. Kailangan din natin na angular na steel o kaya kahoy na susuporta para sa ating handle. Toggle clamp, mabibili natin yung sa Lazada or Shopee. Maglalagay na lang rin ako ng link dyan sa baba. Iba pang mga gamit, kailangan natin ng drill at drill bit. Kailangan din natin ng board na magiging base natin. Akin nakuha ko ang chipboard nito sa aking suking scrapan. Pwede rin yung gumamit ng plyboard or plywood. At kailangan din natin ng mga piraso ng mga kaya to. Pwede kayong bumili niya sa mga scrapan malapit sa inyo. 40 pesos per kilo lang yan. Kailangan din natin ng eskwala para maging fair and square ang ating mga sukat na gagawin. So, ano nga bang dapat natin gawin? Una, make sure na nakuha niyo ang board or base ay square or pantay-pantay siya. 90 degrees yung angle niya. Sa bawat corner, kailangan din natin guhitan yung magiging support ng ating ikakat sa taas. So ngayon, guguhit naman tayo para sa ating handle o sa paglalagay ng ating cutter. So ayan, kailangan makabuo kayo ng 90 degrees para magkaroon kayo ng perfect cut sa inyong chopping board. So ayan, basta ang lahat, pero sukat pa rin ako ng sukat. Hindi makontento sa sukat. So ngayon, ididikta natin ang ating support sa itaas. So dapat pantay yung gagamitin yung kahoy para maging support para makakuha kayo ng magandang cut sa inyong mga DIY projects. Gumamit kayo ng eskwala palagi para always nasa 90 degrees ang inyong mga sukat. So ganto ko ng skid weld para sa aking glue. Pwede kayong gumamit ng PVA glue or wood glue. So medyo madungis, madumi na ang aking glue na gagamitin, pero nadikit pa naman yan. So pahid-pahid muna tayo. Pahid-pahid-pahid at wala, dikit na ang ating support para sa itaas. So, habang pinapatuyo, kailangan patungan nyo siya na mabigat na bagay para pag nag-expand ay hindi matatanggal yung ating kinabit na kahoy. So, yun nga, nakadikit na siya ngayon. Naglay ako ng screw para may dagdag support na rin doon sa ating kahoy na magiging support sa itaas. So, gagamitin naman natin ngayon yung angular natin na bakal. Pwede rin kayong gumamit ng kahoy version yan. Basta, tandaan nyo lang na dapat tama yung sukat ng gagamitin yung bolts para dun sa bandang taas yung magiging pivot niya. So, yan. Nagawa na rin ako ng handle.
So, maganda i-round shape nyo siya para mas maganda yung grip nyo. At di kayo magka-problema. So, yan. Sukatin muna natin yung tama para madrillan na natin yung ating handle. Gamit din tayo ng washer para mas madali ang pagbomba natin doon sa ating handle. So, yun nga. Nabutas ko na siya gamit ang drill. Tingnan natin kung sasakto. Sumakto ka, please. At yun. Subukan na natin kung gagana ang ginawa natin. What ang bilis, no? Pwede na kayo mag-igib. Okay na yung handle natin. Nakabit na natin sa ating support na angular na bakal. So ngayon, sukatin natin kung saan tayo magbubutas ng pong sa board natin. So yun nga, ito yung utility blade na ako, nabili ko. So makakabili kayo niyan sa halagang 25 pesos yata sa Shopee. Maglalagay na ako ng link sa description box sa baba. So ngayon, tapansin natin kung saan nga ba mas magandang ilagay yung blade natin. Sukat-sukat na tayo, tensya-tensya. Ayan. Lagyan nyo siya ng uka. Uka nyo para doon natin lalagay yung blade para hindi siya dumulas. Kung sakali magpuputol na kayo. Para may suporta pa rin siya na magagaling doon sa handle. So, medyo natagal na ako doon. Pero, nice. Tapos na natin. So, naglagay din ako ng mga bolts. Yan, kung nakikita nyo. Dalawa. Magiging support para hawakan yung ating utility blade. So, nakuha ko lang yan sa toolbox ng aking tatay. Ayan yung itsura niya. So, pag inikot-ikot-ikot na yan. Yan. Matatanggal yung hawakan at matitira na lang yun. So, napagandang gamitin yun para sa ating project. So, yun. Lagyan nyo na lang ng Mighty Band or kahit anong glue na mabilis dumikit at matibay para hindi matanggal yung pagkakadikit ng mga bolts. So, let's try kung gana. Oops, washer muna para mas madali ang pagbomba. So, huwag nyo nga pala kalimutan mag-like, share, and subscribe. Plus, hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga latest natin video. So, ngayon titingnan natin kung saan natin lalagyan ng butas ang ating support. So yan, lagod muna kayo. Yan, binbisan ko na, baka tama rin kayo eh. So yun nga, nilagyan ko na siya ng mark at bubutasan na natin siya gamit ang drill. Ingat sa paggamit ang drill at baka kamay nyo ang madrill. So yun nga, tapos tayo mabutas at yan. Kung napapansin nyo, hindi pantay. So yan, kakabit na lang natin siya ngayon dun sa ating piece. So pakagabit
Yan, nakabit na natin. So, medyo sablay. Medyo sablay ng konti yung ating butas. Pero, yung cut ng ating blade ay still 90 degrees pa rin. Sumablay lang yung pagkabutas ng ating drill. So, pasensya na ulit. Huwag nyo na akong i-bash. So, yan. Pwede na ang pambomba natin. So, ayan, no? Mas maganda kung hihigpitan nyo para hindi umaalog-alog yung mga gagamitin natin. So, try natin magputol. So, ayan yung tagal pump natin. Yan yung mag-hold para sa stopper natin sa gilid. Para kung gusto nyo ng constant na naputol sa bawat project nyo, ay pwede nyo yung gawin. So, gumamit na ako dito ng Dremel. Tama ba yung pagkakasabi ko? Dahil ang hirap niyang i-direct na pasok doon sa kahoy. So, yung ginamit ko nga pala mga screw dito ay napulot ko lang din dun sa toolbox ng aking tatay. So, yun. So, tapos na natin siyang ilagay. Yan, at nagana naman yung ating toggle clamp. So, na-adjust siya guys kung gano'ng kataas niyo yung gusto ng i-stop. Ngayon nga, tingnan nyo. Pasensya na ulit dun sa sablay na support. So, let's try. Tingnan natin kung gagana ba talaga yung sa ating ginawang project. So, hindi ba mahanap? Yun. Nadaan mo ba ng bata? So, yun. Oops. Kinabahan. So, yun. Puputol na tayo. Try natin kung gagawin. Yung pinuputol ko nga pala ay isang palochi na dun na nabili ko rin dun sa local na scrap. Marami kasing scrapan dito sa lugar namin, kaya madali lang kumanap ng mga ganyang klaseng kahoy. Yung maninipis, pwede siyang ipampalit sa balsa wood, pero mas matigas pa rin siya ng konti sa balsa wood, pero pwede siya ipampalit para lang sa mga DIY projects natin. Palochina yung kahoy niya na manipis. So yun nga, tingnan natin. So, yun, sakto ng sukat, ang galing. So, make sure lang din yung stopper niya dun sa toggle clamp ay pantay para hindi kayo mga problema sa bawat puzzle niya. Try natin sa barbecue stick. So, kaya niya rin yung puto ng barbecue. So, yung kalimutan mag-like, share, and subscribe to hit the notification bell para sa more videos na paparating. So, tingnan natin kung patay-pantay sila. Yun. So, pantay-pantay na yung ating pinotol na barbecue stick. So yun nga, natapos na tayo. And please, huwag niyo kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit na rin yung notification bell para sa more videos na paparating. Muli, paalam mga patingin, and goodbye!